Ayan, good morning. So ngayon itatesting natin yung bagong bili ko na lens nitong action camera. So ito nga pala yung 180 degrees na wide angle lens. So yung gamit natin na action camera, yung Dragontouch Vision 4. So ang gamit natin ngayon na mode, yung pixels, is yung 1080p na 60fps. So naka-on yung EIS natin. So na-testing ko naman na to. Ang maayos lang na pwede natin gamitin dito sa camera yung 1080p na resolution. Kasi hindi naman na hindi naman ganun kaganda yung quality kahit mag 4K ka dito eh. Siyempre, ano, asahan nyo na yun sa halagang 2000 na action camera. So maganda lang dito, meron na siyang external microphone. Tsaka may remote din siya. So ito na, parang papakita ko lang sa inyo. So mamaya subukan natin yung 1080p na 60fps pero walang EIS. Saka papakita ko rin sa inyo yung 1080p na 30fps. So ayun, ito naman ngayon yung 1080p na 60fps pero walang EIS. So sa mga hindi nakakaalam, yung EIS, yun yung Electronic Image Stabilization. So gagamitin mo yun para hindi maalog, hindi maalog yung footage mo. Pero hindi naman yun ganun kailangan pag dito ka lang sa mga highway, ganyan. Yung hindi ka nakikipagbakbakan. Pero po, kung off-road, ganyan. So yun, kailangan mo talaga. Hindi talagang gagalaw-galaw ay, yung ulo mo doon. Ayun, dito tayo ngayon sa ano, bayan namin, sa bayan ng Bugalyon. Ayan. Malaman nyo nasa Bugalyon kayo pag nakita nyo yung malaking kalabaw. So ang susunod na yung 1080p 30fps. Oh,
So, ayun, yung gamit natin ngayon, yung 1080p na 30fps. So, naka-EIS off pa rin tayo. Wala pa rin tayong stabilization. Ayan o, kung makikita nyo, talagang kitang-kita na. Pati yung handlebar, tsaka yung... Oh my God! Wow! So, yung link pala nung lens na nabili ko, yung 180 degrees na lens. So, lalagay ko yan sa description para makabili din kayo. So, pag magpapalit kayo nito, kailangan nyo lang tabasan yung mismong yung cover ng yung lens, yung front cover, kasi di ba may ano yun, may parang nakaumbok pa, kasi hindi magkakasya yung ultra wide na lens. So yun, palitan nyo, ay tabasin nyo na lang. So mamaya lalagay ko naman yung 30fps na naka-EIS on, yung stabilization. So ayan, ito yung huli yung part ng video natin. Ito yung 1080p 30fps na EIS on. Sa mga gusto nung itong camera, kung gusto yung bumili, so ang nabibilihan pa lang nito ay sa Shopee at sa Lazada, kasi galing to ng China. So sa mga hindi nakakaalam, itong Dragontouch ay sister brand ng Akaso. So, yung mabibilihan mo nito, meron din sa mismong official store ng Akaso. So, kung gusto yung bumili, lalagay ko din yung link dyan sa description, tsaka lalagay ko dito sa taas natin yung price. So, ayun. Dito na lang yung video. So, salamat ulit sa mga nanonood. At ride safe sa inyo palagi.